Tinker. Tinkerino, mga sir. Jump tayo. Jump brother tayo. Ano, tingnan natin. Yeah. May pangontra na sila sa physical damage na itong Troll Warlord or Faceless Void. Kung kukuha man si Tinker ng Aghanim Scepter, eh. Pang-laser lang. Pang-laser. Laser blind lang daw. Tapos yung Pudge, pang-hatak. Train dot do. Pang-hatak sa Chronosphere. So, ito mukhang masakit naman din yung setup ng LGD Gaming since andyan nga din yung Elder Titan, andyan din yung Earth Splitter, yung Echo Stomp. Tsaka magka-complement yun din sa Chronosphere, di ba? Pero nagkatapat na itong dalawang teams na to, yung LGD tsaka Complexity, ang nanalo LGD 2-0. Noong February 1 ata. Mm-hmm. Noong February 1. Noong first game nila, na durog lahat ng lanes ng Complexity, yun, tatlong cores ng LGD, nag-snowball. Doon naman sa pangalawa, pumalag naman yung Complexity. Kaso nga lang, ang napahirap doon yung S-Ven na naka-Battle Fury. So, ha? yun pala yung nakita kong S-Ven na nag-Battle Fury. So, yun na nga po. Nasa draft pa lang tayo, pero ito, waiting tayo para sa last ban ng Complexity. Wala, hindi yan ano, sa ano yan, miso, kulay. Kayo Complexity talaga. Gaming. So, yun na nga, last ban ng Complexity Gaming. Storm Spirit will be banned out. Since madalas nga gamitin to ni Somnus, nakikita naman natin. Somnus, Shadowfiend, Templar. Nagti-Templar ba si So? Shadowfiend, tapos Storm Spirit. 10 seconds remain. Open qualifiers pa lang yung kanina. Actually, nasa top 16 pa lang sila. Yung detonator. Kaso nga lang yung Taz, sayang. Best of one lang. Mm-hmm. Sabi ko nga, best of one, anything can happen. So, pwedeng sumabog, pwedeng hindi. Tulad ng detonator, hindi po sumabog ngayon. So, good luck. Good luck sa inyo. Power. Power tayo dyan. Power tayo dyan, okay, kay Deto. Pero yan, waiting tayo dito sa pick ng LGD. What? Oh, eto na Earth last Shaker. Pick ng Complexity. May magandang pang setup. AOE na rin sila with the Earthshaker. So, magandang rotation din pwedeng gawin na ito. Andyan yung Fissure Block para dito sa against LGD. Pero tingin ko offlane na to. Offlane. Offlane. Tas, Pudge. Kung sakali, Pudge yung support. Pero makikita natin kung anong plano dito na Complexity. Pero Pudge Lords. Pero tingnan na. Pudge Lords nagsabog lang. Pero team races tayo ngayon. Mm-hmm. Pero eto na LGD with the Queen of Pain. Somnus Hero to. Pero eto na nga po. Si Ame on the Troll Warlord. Pero game number 1, magsisimula na po for Star League Invitational Season 4, LGD versus Complexity. Again po, yung pipiliin po dun sa bracket, set A, set B, yung top 2 na may pinakamaraming panalo ata. So, top, yung nasa ganda top 2, papasok. Pero tama nga dito si Slow DYZ. Maganda yung kombohan dito ng LGD. Pero yun na, tingnan natin kung ma-execute ba nila ng maayos or Complexity, makakakita na naman tayo ng magagandang plays. Kasi ang dami ko ng talo sa Complexity. Rubik pala ni Zifrek. Kasi lahat ng napapanood ko ngayon. Yung Ceci na Lone Druid, isa rin sa mga makakulit na Lone Druid na Aghanim's din sa Bear. Aghanim's tapos yung Bear lang pinapasubo. So mukhang makakatikim tayo 70 minutes okay, ba? Okay, si Earthshaker nga yung ano. Pero yan na, game number 1, Complexity versus LGD will now start. Naglaro pa kami kahapon. Oh. Ayan. Sino? Naglaro pa kami kahapon, 2 games. Oh. Kasali si Alo. Kasama si Alo. Nung kasama niya si Pack Lord, Kyop Lord, si Alo. Sino nagbuhat? Si Alo. Siyempre mo. Ako Luna, tas ano? Luna, tas PL. Pero ayan, Luna, tas PL daw. Pero pakilala muna natin yung mga player natin. Sa side ng LGD, it's Ame on the Troll Warlord. Somnus para sa kanyang Queen of Pain. Wait nga lang, Queen of Pain. Ayan, Queen of Pain, si X Nova, kapatid ni X Rag. On the Witch Doctor, si FY para sa kanyang Elder Titan, si Chalice naman, Pimpengo, para sa kanyang Faceless Void. Para naman dito sa Complexity, si Kyle sa kanyang Pudge, si Limp sa kanyang Tinker, Chessie sa Lone Druid, si Zifreak sa kanyang Rubik, at si Mo naman sa kanyang Earthshaker. Ayan na, walang R yung mga binigay ko, Zifreak lang ha. Si Freak lang yon, walang R yon. Pero ito na, sisimula na. Game number 1 pa lang po, best of 3. Solmiux. Queen of Pain ni Solmiux, Matic, 1-0. So, Somnus, hindi Solmiux. Pang-ubo yun, sir.
set DAC qualifier, pasok ang task us. Yep. Kumbaga, ito kasing sinalihan nila kanina is Epicenter XL. Meron pa naman silang sans kung sali sila dun sa... Ano yan? Ako yung nagka-cameraman. Kung sali sila dun sa ano. Meron pang qualifiers pang-apat sa February 10. So, February 10, abangan nyo po. Next qualifier natin. So, ito mukhang si Ame on the bottom lane with the Troll Warlord. Mga mid lane matchup natin. Andito si X-Nova with Somnus, Queen of Pain, against the Tinker. So, mukhang masasaktan dito yung Queen of Pain. Tingin ko lang, mukhang masasaktan yung Queen of Pain. Pero, para sa mag-aharasan, mag-farman lang. Yun na, nandyan yung Tinker Blind ni Laser. Plus, nandito naman yung Shadow Strike. Ibahin lang dyan, yung Queen of Pain kasi mobile hero. Kaya niya mag-out dyan. Kaya siya mag-blink out lang. Pero makikita pa rin natin kasi babantayan na rin siya ng Rubik dyan. Tingin ko yung Rubik mag-stacks na lang din muna. Pero dito naman sa may top lane, it's Chessie na haharas ni FY. Grabe yung damage na itong Elder Titan. Napakalaki. FY na Elder Titan, 80% win rate. 80% yung win rate. Ganong kataas. After niyang mag... bumalik sa support, diba kasi nakita natin siya nag-support naman siya. Sabay nag-offlane siya ulit, diba? Kumbaga, isa siya sa mga naging consistent na offlane. Kaso, yan nga, nakita natin, bumalik siya dito ulit sa support. Oh. And, yun yung nakuha niya na win rate after using lagi itong si Elder Titan. Pag na-open. So, abangan natin. Sabi nga nila kanina, it's, ano nga daw, Matic, Solmiux, Somnus, Queen of Pain, 1-0. Pero, tingnan natin. Pero, eto sa may taas. May engagement na magaganap. Z-Freak dropping low. Pero, FY trying to TP out. TP out. Basic na basic ginagawa lang. Ginagawa niya kasi dun si Z-Freak. Kita mo naman yung buhay kanina ni Z-Freak. Nagtanggal lang siya kaya may zone na makina ulit. Ligtas pa. Pero, tingnan natin. After a few rounds, kung may enough levels na to. Habang eto naman, Chalice. Harassment na coming from the Pudge. Abang ito naman, good word vision coming from the side of LGD para makita naman nila kung sino yung mga darating dyan. Ito naman si Mupul lang ng creep wave sa may top lane. Tingnan natin, ito may banatan na nagaganap sa may top lane. Pero Matic, time walk out lang. Mid lane din, may harassment na naganap against Somnus and Liv. Wala kami. Walang-wala kami. Ito nga lang kinakain namin, no? Chocolate. Oh, napakita yan. Chocolate nga lang, panglaman chan. Panglaman chan lang talaga. Pero ito, top lane. Na natin, pull lang ng creep wave din. Itong si FY. Pero din, akala ko naman. Mali, na ano lang pala yung mato. Dito naman sa may mid lane, nakabang si Z-Freak with the Rubik. Pero tingnan natin kung anong rotation gagawin yan. Pero mukhang sabi niya, creep wave lang ba? Nakabang. Nag-aabang ata ng courier eh. Nag-aabang ng courier. Pero tanong, enough ba yung damage yan? Taas naman, wala pa rin. So, 2 minutes in, medyo tahimik. Kalmado? Kalmado lahat. Si FY God ba to? Yes. Yes, FY. Support Lord. Ito naman, mid lane dropping low. Itong si Lim, tingnan natin kung i-go niya. Pero andito si Rubik, trying to harass out Somnus. So, napakasarap ng pepero. Pero ito na nga, naharas lang. Itong si Queen of Pain. Tingnan ko. Ayun, next item niya. Wala pang bote. Pero ito Lim. Pag nagkamana tong Queen of Pain, wasak talaga to. Pag pinasok niya, pero yun, nakapag-salve up na. Yung Tinker on the mid lane. Top lane, Chalice. With the right legs, Elder Titan with the harassment coming from the Astral Spirit. Pero to Kyle, tingnan natin kung makakita tayo ng mala-impactong hook coming from the Pudge. Pero tingin ko medyo mahirap yung execute yung Pudge na support. Sa nakikita ko, yung Pudge kasi kaya nila binabalik sa meta. Nakikita ko na binabalik pa lang. Hindi naman as in unti, binalik unti. Na. Unti-unti pa lang. Kasi maganda rin yung pa-contra katulad sa BH. Yun nga, kumbaga pag tinra ka, i-hook mo lang. Pero para naman dito, tingin ko pang save na rin kung sino mang mau-chrono ni Void, pwede niya i-hook out. At saka pwede rin naman na pang-hold yung kanyang ultimate. Tapos ano nga ba yun yung kagat niya, 'di ba? Yun nga. Pag na ma-atras pero check muna natin. Ayun, ayun 'di ba? Ayun. Dismember. Pero ayan dito sa mid lane ito ata igogo ata nila dito si Maybe. Pero may blink out 'yan. Tanong kung kaya nilang igo, andun yung Rubik Leaf pero mukhang maiispatan sila. May ward. Basic lang, bantay may sarado. Ward. Bantay sarado. Pero pa-expire na rin. Ito, rotation naman from FY. So far,
wala pang bakbakan na nagaganap around the map, pero ito FY mo ang Z-Freak. Grabe mang zone out, no? May ispatalo, oh. Diyos ko. Walang gagawin yung Rubik niya. Babato, yan na naman. Sa Portal Combat, dito sa baybaba, Astral Spirit, pero Z-Freak, babalik lang. FY, nakaabang. Nabubuli dito si Z-Freak. Pero ito, wala pa rin. Top lane naman. Andito, napakalalim naman ni Ame. Pero si Mu, dropping grabe low on his. Grabe yung harassment, eh. Mm-hmm. Kaya kinailangan din dito mag-rotate ni Kyle, pero ayan, kita mo naman. Ako? Tamang kulit lang. Sabay balik lang siya sa farming. Ito, Echo Stomp ka. Cancel out ni FY. Walang wala pa rin. Yan. So, top of the network natin, yung Troll Warlord na malakas. Free farm. Dun free sa baba. Farm. Sabi nga ni Kuya Nick, malakas mambash. Hindi Pinoy yan. Amerika, Chinese. Chinese to. Si Ame on the Troll Warlord. Taas! So far, wala pa rin. Pero ito, may creep stack ba yun? Konti. Pinupull niya, tapos pupull niya rin din doon sa creeps nila para umangat naman yung sa creeps doon at yung creeps ng kabila para naman makapag-farm din na maganda itong salis. Pero dito sa mid lane, harassment lang on to limp. Andun yung maledict poison, pero wala pa rin pick off na magaganap. May one charm, may magic one naman. So, sustainable. Ayun, nakuha niya na rin yung bote niya at yun. Easy peasy lang dito sa may mid lane. Dito naman, top, bottom lane. Tuloy-tuloy lang pag-farm ni Ame on the Troll Warlord. Pero ito, i-go niya ata si Mu. Pero harassment lang ulit. Saka kampante na rin dito yung LGD. Kasi nakita nila na kaya naman ni Troll Warlord dun sa bottom lane. At saka, ang aga nung levels na. Level 6 na siya in 6 minutes pa lang. Kaya pwede nang iwanan. Nakakaroon ng mas magandang rotations. Napipilit rin nila na bantayan nila dito si Chessy. Kasi yung itong si Lone Druid, nakikita naman natin, basta nandyan yung bear niya, kaya niya naman mag-sustain sa lane. Pero for this one, nandyan nga si Z-Freak para magbantay. Imbes na magkaroon pa ng rotations, o mag-uman nila yung sa mid lane or i-pick off nila dun sa bottom lane. Bottom lane, wala pa naman. Pero top lane, eto na ata. Echo Stop, nahuli nila. And finally, at the 6-minute mark, first blood will go to Chalice. Z-Freak yung magiging casualty doon, yung Rubik yung na-pick off nila. Easy support kill for the side of LGD. Nakakuha na sila doon ng pick off. Oh. Hinatak pa nila yung creeps. Hello, ito. Mid lane naman. Balik tayo sa mid lane. Ito, tuloy-tuloy lang. Maple na with Somnus na with the Sonic si Wave. Si Maybe yan. Somnus? Maybe yan. Kaya siguro Maple na. Naging maple na. Maybe niya naging maple na ngayon. Pero maple. M-apple. Eto. Farm lang. At Tinker mukhang dito na muna. Sustain with the shrine lang. Pero wala pa siyang boots of travel dito. Ha? Mukhang malayo-layo pa. Oh, malayo pa nga. Malayo-layo pa nga. 93 pa lang. Wala rin siya masyadong stacks. Pero eto, Pudge. TP naman sa may top lane. Eto, rotation ni Pudge. Pero wala pang ano ha. Wala pa tayong nararamdaman na masyadong malaking-laking clash. Like kanina. Pero it's Chinese versus North America. Yan nga. 7 minutes in. 1-0 pa rin yung score natin. Sabay yung 2K na gold advantage. Nandito naman sa LGD at eto sa top lane naman. Tuloy-tuloy lang ng pag-farm. Pero online yung Chronosphere. Pwede na sila dito kumuha ng pick-off. Ito naman. Nice vision wards coming from the side of LGD. At yun na nga yung kaninang kalbaryo na natikman ng Complexity Gaming. Pero ito, balik to farming tayo. Chinese Dotes, Israel nga. Pero dito naman yung Troll Warlord, medyo matapang. Naipit na naman si Z-Freak. And then the right clicks, mapipick off nila itong Rubik. So, naiangat naman si FY. Pero meron naman pang TP out. May TP out naman. Kala ko magkikwit na, pero ito naman. Si Ame on to Mu. Si Mu naman, ang gamit ni Mu. Wala pa. Hindi pa didiretso sa kanyang Blink Dagger. Oh. Pero ito, harassment from Ame. Pero andun yung Fissure to prevent Troll Warlord from, parang maling yun. Naalala ko yung maling ganun eh. So, ito naman, Somnus. Balik tayo sa mid lane. Farm pa rin tayo. Ay. Ma-farm. Farm Israel. Pero again, magandang hapon ulit sa inyo. This is game number 1 of Star League Season 4 and Complexity versus LGD. So, mahaba-haba pa tayo dito pero hook.
on to the Faceless Void. Matic, time walk out. Pero dito naman mukhang may engagement na magaganap. Nahuli si Chessy, pero andun yung roar. Pero eto, time walk in. Chessy, dropping low. And he will be taken out. Sinubukan niya pang ihok eh. Kaso nga lang, nahook niya doon. Etong si Void, kaso nga lang, na-chronosphere rin. So dito, follow up pa ng Echo Stomp. Pero eto, may lockdown pa ng stun. Natamaan ng bawang at double kill para kay X Nova. So good gold gain yun para sa support ng LGD. So 4-0, 10 minute mark, and kitang-kita naman natin sino lamang, it's LGD. Pero ito si Lim, tuloy-tuloy lang na pag-farm dito naman sa mid lane, at tingnan mo si Lim. Lim. Tinker. Ayan. Wala pa, 200 gold pa lang. Malayo-layo pa. Pero mukhang eto naman, mukhang complexity, finocus na nila yung bottom lane. Pero medyo malayo-layo. Etong... Kailangan na mag-rotate ng lone druid eh. Kasi nahihirapan lang din siya mag-farm dun sa top. Pero tinan mo, nag-TP lang din dun yung troll warlord. Pwede silang kumuha ng objective dyan sa taas. Ayan, level 9 na yung troll. Ah, wala pa siyang battle trance. Pero yun, sakto. Eh, kasi nag-farm lang naman siya kanina. Ayan, so ngayon, high time para kay troll warlord to go for the battle trance at kumuha ng objectives. Pero wala pa. Babasagin lang nila. Pero dito sa may bot lane, mukhang babasag din. Itong complexity, hindi papayag na walang return. Itong complexity gaming. Sabi nga ni Brando, troll warling illusion ng ay niligtas mo ko doon, pero dito sa bay bottom lane mukhang may hindi ligtas. FY pumapalag onto Kyle, pero man dito si Somnus, napagandang rotation, nasave niya doon si FY at pwedeng-pwede pa nila habulin dito si Chessy, pero tamang farm na lang daw, nakakuha na naman sila ng kill doon. Ito bottom lane standing tall, pero dito naman top lane mawawala na yung tier 3 tower netong complexity. Sulit gaming na rin eh, habang nakakaroon ng tier 1. Hindi, sulit na rin kasi nagkakaroon nga ng pick-off dun sa baba. Pero ito, tamang farm lang ulit. Ano ba yan? May boots of travel na? Wala pa. Pangarap. Medyo malayo lang yung pangarap. Kailangan mong tiyagain. Parang yung crush mo lang na kailangan mong tiyagain para mapunta sa iyo. Pero ito naman, sa may bottom lane, nandito si Somnus. Wala siyang kasama dito ah. Pero willing siya sumagal eh. Meron siyang Sonic Wave. Tingnan natin kung anong call niya. Back to farming, onto the Queen of Pain. Pero so far, wala pang Outer Towers na nakukuha yung complexity at 11 minutes. Pero may stock pa dito. May stock pa dyan. May stock pa dito para sa Troll Warlord. Since next item pick up niya, it's the Battle Fury. Kasi sobrang slow pace nung laro nila. Kaya okay lang naman sa kanya wag Battle Fury. Mas mapabilis pala yung farm niya. Pwede rin kasi mag-late game. O kung naka-Battle Fury ka tapos pa-late game, edi mas marami rin yung ma-farm mo dun. Kasi yung kalaban mo, lone druid eh. Ito, check natin. Kyle. Igo-go ba nila? Tanong is, kung igo-go ba nila, andyan yung Chronosphere. Pero tanong kung, sulit pero wala ba? Pero pang Earth Splitter. Sulit ba i-commit to para sa patch? Oo, kasi wala namang nangyayari masyado sa mapa. Kaya kung mag-commit man sila na malakyang skill, sulit na rin yun para sa kanila. Pero ito, mukhang dalawa pa nga ata susut dito. Dalawa, ah. Pero yun, wala. Back out muna. Ito, time walk out lang. On to the Faceless Void. So, mid lane. Balik tayo kay Somnus. So, again, ano sa inyo? Shoutout sa inyo dyan. Magandang hapon sa mga nanonood dyan. Hello na din. Just low face yung game natin against the Chinese team versus the North American team. Pero ito, mukhang may engagement na nga na magaganap. Andun yung bawang tumama onto the Rubik. Pero the rocket and then the laser blind. Pero mamamatay itong Rubik. Abang time walk out. Nakapag-time walk out nga sa... Chalice, boy na buhay pa. Chronosphere, hindi pa nila nakommit doon. Pero another kill for the side of LGD. 6-0 ang ating score. At malapit na sa first 10 kills. Pero online pa rin dito yung Chronosphere. Pwede pa sila gumawa at meron ng Earth Splitter dito at Sonic Wave. Pero eto, meron pang Sonic Wave. Ang dami nilang pwedeng iba to dito. Andito rin yung Earth Splitter. So, kompleto pa for the side of LGD. Pwede silang mag-counter-initiate. Pero mukhang ito, Troll Warlord, dropping low na kagad. Itong Roshan at 13 minutes in. Sobrang aga. So, yun na. Mukhang wala ang contest dito. Ang complexity at finally LGD with the Roshan advantage. Pwede na sila kumuha ng objectives dito against complexity. So, ito, check natin. Ito pa, Regents na eh. Regents onto the bear. Mildest Regents. Kahit na napahirapan niya dun sa top.
Pero tingnan natin kung complexity ba, maganda yung investment nila dito sa late game na Lone Druid. Pero yun nga, 14 minutes in, 6-0 ang score natin. Sabay yung 5k gold advantage, nandito pa rin sa LGD at dito naman sa mid lane. Ito, mid lane. Nandito si X-Nova na kapatid ni X-Rag. Pinsan ni ano, pero yun na nga. Yun at yun na nga. Level 6, finally meron ng Death Ward. Itong Witch Doctor natin, pwede nang pumalag pag napaganda na setup ng Paralyzing Cast. Pero ito, smoke for the side of LGD. Heading on to the bottom lane. Mukhang target nila, it's the position 1 Bear. Maabutan ba? Yun na nga, naispatan no, yung Bear. Pero nandun yung Savage Thrower. Nasaan yung stop? Chessie, walang follow-up. Pero Chessie will survive. Dito sa may bottom lane, pinsan ni X-Men. Ako, naliligtas talaga tayo nito. Muntik na ako, ibang X na yung sinabi pero ko. Pero yan, pabati daw siya na... Ayan, habang na kumakain pa ng spaghetti. Nako, napakasarap si Poging, ano to? Poging Bags. Poging Bagsik, napakabagsik naman ang pangalan na yan. Napakasarap, pero shoutout sa'yo, Poging Bagsik 03. Pengin namang spaghetti. Pa-shoutout naman po sa napakaganda kong asawa na pinapayagan na kumanood ng Dota gabi-gabi sa WXC. Kung ako sa'yo yung pre, alagaan mo. Mahalin mo yan. Huwag mo iiwan. Pinapayagan ka manood ng Dota. Minsan ka lang makakita ng ganyan. Opo. Yung iba kasi sobrang strict eh, kahit hindi naman dapat. Sobrang strict eh. Hindi, yung tipong hindi ka na pagdodotahin. Bawal ka na magdota, ba't ka puro dota? Pero eto naman, sa may bottom lane, set up, onto move, echo stomp, will connect. Andyan na yung action na hinahanap natin. And then there's Splitter, mawawala si Mu dito sa may bottom lane. At yun na yung mala action. Tapos nakahanap pa nga dito yung creep wave nila. Pwede pa sila kumuha ng objective sabay Battle Fury naman para naman dito kay Troll Warlord. Ito, Troll Warlord. Sisigawan lang. Sisigawan lang siya ng Bear. Savage Roar lang. At ito, mapipigilan naman din yung aggression ng complexity dito sa may top. Ay, ito pa. Taga Singapore. Kamusta na yung chicken rice dyan? Ako, chicken rice. Namimiss na daw ni Madam Rain. Hindi nga makauwi. Padalan mo. Pa-LBC mo. Aabot yan. Chalice with the, going for the Chronospear pala. Chronospear build. Itong Faceless Void, yung cooldown. On the Aghanim Scepter. So, yan na. Set up from LGD. We will see. Welcome back, Chinese Dots ba to? Pero eto, maispatan na naman nila si Mu. On to the Earthshaker, tinamaan ng bawang. Pero eto, buhay na buhay pa rin. Pero Queen of Pain, Somnus. Binigay pero Death Ward, binigay na. Killing spree for Somnus. Ayaw rin kasi nila na medyo tumagal pa yung pagka-kill doon para pwede pa nga sila kunin dito yung tier 1 sa gitna. Tsaka nakita mo naman, tinry nila i-go rin yung Rubik para namamazone out, hindi na matulungan doon si Earthshaker. Pero maganda yung mga bitaw nila ng skills. No? Hindi nila basta-basta binabato yung ulti nila unless kailangan lang. Tingnan mo, nakasave pa yung Chronospear. Agad kanina, nandiyan pa yung Earthsplitter. Pero yung sinecure na nila yung kill doon sa may Earthshaker kanina. Ito, bottom lane. Balik tayo kay Elder Titan. Up na up din yung skill. Up na naman ngayon Earthsplitter na. Oh, yan, Blade Dagger para pero naman Regents team mo. Na. Pero itong Bear. Bear in the big blue house. Now with the Regents. Pero titignan natin kung magiging 70 minutes ba to or tatapusin na ng LGD. Kanina, sobrang slow paced. Kaso nga lang, nung nakuha naman nila yung kanilang mga items sa levels, sinumula na naman nilang gumalaw after nila. Basta online din yung mga ultimates sila, kumuha nga sila dito ng pick-off o ng objectives. 18 minutes and 8-0 yung score natin. Sabay yung 10k, 9k gold advantage yan dito sa LG. Ayan, ayan. Naman na ako. Space. Bakit? Wero lang. Pero eto lang nga, may smoke na po coming from Complexity Gaming. We will see what will be the next move. The next move. Alam na. Si Kuya Nick ay naglalaro. Tama? Top lane. Naglalaro si Kuya Nick, di ba? Ha? Naglalaro. Yeah, si Kuya Nick yung naglalaro. Nasaan si Kuya Nick? Naglalaro nga po. 8-0. 18 minutes. Oh, yan. Kawawa rin daw kasi yung Earthshaker. Di nila pinapwesto. Pero ito, sa bottom lane, pinatulog lahat. FY God. Eko stamp lang. Ayan na si FY God. Sinapok sa ano. Wala tayong detonation ngayon. Detonation. Hashtag. Pero, ito, top lane, pushing in. LGD. Hanap ng potential kill. Pero lahat sila nandun sa may bot and then the mid lane. Pero Pudge,
keeping in. Pero tingnan natin kung i-engage ba nila yung LGD. Knowing that andyan pa yung mga ulti nila, kailangan nila mag-ingat dito. Isang maling galaw for Complexity, it will be over. In a split second, pero the hook, magkoconnect. Pero nandun yung Chronosphere. All to two, mahuhuli Earthshaker. Pero aalis muna yung Faceless Void. Ayun na nga. Yun nga, nakakumit din yung... Nakakumit din dun yung Chrono para na rin masave niya. Kaso nga lang yung pagkakahook din sa kanya, wala rin kasi agad na naging kasunod. Kaya nakapag-TP out pa nga siya. Nakapag-time walk out pa pala. So, yun. So, since alam nga nilang di, siguro sabi na hindi kayang i-go to. So, sobrang awkward yung initiation rin eh. Kaya back out muna. Pero, ano nakuha ang skill ni Ruby? O, nakakuha niya yung Chrono Sphere eh. Kaso nga lang, bitin rin ata yung mana niya kanina. Hindi rin na ipatun ni Rubik. Pero itong si Queen of Pain going for the Shadow Blade. Again, first time kong nakita tong Shadow Blade, yung kay RTZ. Nung matagal-tagal na yun. Nung tinry ko yung Shadow Blade, sabi yung bobo mo naman. Hindi kasi meron rin, ano, meron rin pad sa kabila. Eh. Pwede naman kasi pantanggal, pantanggal ng flesh ship. Siya ng Silver Edge. Nung nakita ko, pag ginamit mo sa mababang bracket, iiyak ka talaga. Matatrash talk at mababash ka. Parang troll warlord lang. Malakas mambash. Pero, eto, check natin. The rest of Complexity mukhang pupush in lang. Dito sa may baba, and babasagin nila top tower, pero andun yung paralyzing cast ni X-Nova. Binato na, pero tingnan natin kung i-go ba nila to. Nag-missed out yung hook, pero wala pa rin. Binabarag na ng Bear in the Big Blue House, pero andito, Troll Warlord, Echo Stamp, kukulik sa Bear, sayang yung 300, ayun, napabalik. Napabalik pero yung Bear. Pero pa rin yan, ha? Ganito, ganyan. Ate Rin, ayun. Ate Rin, pwede, uy, walang ganyan. Ano na ako yung Chrono, kaso nga lang hindi rin. Nagamit na ba? Or hindi, hindi pa. Expired na? Hindi pa nag-a, yung Chrono. Ayan, hindi, hindi nanakaw. Pa. Nanakaw. Dito kay Rubik. Andun pa. Pero dito sa may baba, may engagement na magaganap. The hook onto the Witch Doctor. Nandun yung kagat, pero the Echo Stomp. Mamamatay ito si Witch Doctor. Earth Splitter will miss out. Samantalang 1-4 nil trade yung naganap doon. Pero ito si Troll Warlord. Bumabakbak. Binabakbak yung Bear, pero the stolen Chrono Spear will stop the Troll Warlord. Pero andun yung Chrono Spear ni Chalice. Pero yun, na-hook out. Itong Faceless Void. Abang ito naman. Nako, wala pa rin namamatay dun. Maliban sa Witch Doctor. Okay. Kasi namatay na nga rin dun yung Witch Doctor. Sabay wala rin naman. Nagamit na rin na maaga yung Earth Splitter. Kaya nag-commit pa sila sana dun sa Clash. Kaso nga lang, sobrang nagkakulangan rin ng pare-parehas sa mga skills. Eh. Wala rin pare-parehas na naging kasunod. Kaya yan, tamang back na lang. Balik lang sa farming. Pero ang dalawa na yung napapabayaan nila dito. Yung Tinker na kanina pa hindi sumasama. Kita mo naman kanina na Chrono ni Laser na lang. Saka etong si Lone Druid na may Midas nga, may Radiance, at tingnan mo kung ano next item niya. Ni Bear. Bear. Next yung item ni Bear. Nasaan yung Bear? Pero yan. Sa baba. Hindi ko ano, hindi ko feel si Bear. Pero yan na nga. Face boots, tapos Radiance. Yan yung problema na sinasabi natin kanina. Pwedeng maging factor dyan yung rotation na gagawin ng Bear. Napakasakit sa ulo. Mapipilitan pero, na. Kasi sobrang lakas sa LGD sa 5v5. Pero kung mapipilitan dito na yung Bear bumabasa, kailangan ng isa mag-def. So magiging 4v1, pwede pang ma-out position. Pero dito sa top lane, ginoon naman nila dito si Tinker at mamamatay pa nga. Ayun, nag-rapgad na si Rain. Pero nag-rapgad na. Ayun na, pwede nang solo cast na daw. The joke no lang. Pero lang, no P. Pero yun, easy kill for LGD again. 9-1 ang ating score at malapit na sa first 10 kills. 10k network lead para sa LGD. Pero maganda rin pala yung pagkapatay nila sa Tinker kasi na-delay din yung Aetherlands. Pero yan, shoutouts pala kay Jerome 224. Pabati naman fanboy ng Wombo X Combo since 2016. Yan ang solid. 2016, walang iwanan. Sent ka sa Singapore. Nag-stay ako dati sa Kampung Baru. Malapit lang sa... Tawag dito. Ayun, doon, malapit pero malapit lang. Din sa hook. Pero eto, Troll Warlord, pumalag, Death Ward! Ilalapag sa mukha ng Pudge at napapangit pa engagement. Pero eto, susunod Blink pa, Forward, tato, ah. Queen of Pain, pero Echo Slam kinumit. The Yule Scepter, Blink Out, Queen of Pain, the stun. May sigaw pa eh, pwede pang mabol. Pero Rubik, naharangan, and then the Chrono Spear, mukhang makakatatlo pa yung LGD. At mawawala nga, etong si Mu.
Sunod-sunod na kills yun. For complexity. Dominating na si Maybe. Oh, yun na. Pero ito, siguro napalaki na iwan naman. 4-0. 2-0. 2-1. 2-0. 10 assists. 10 assists. Pero yun, nakuha na nga dito. Roshan, ages and cheese pa sila. After kuhanin kanina, ito na yung pangalawa. At ito, Elder Titan, kita mo naman, sobrang on the way na rin sa kanyang Spirit Vessel. And 24 minutes. Ayan, pati ako yung naubo. Naubo. Na ako sa detonator eh. Ang init ng laban nila, hinihintay kong sumabog. Pero... nakalusot. Pero ito mukhang mauhuli nila. Itong si Faceless Boy. Pero nakapag-time walkout pa. Andon yung time dilation. And then the paralyzing cast. Magbabounce. Pero kinumit dito yung Chronosphere. At least nagawa mo yung trabaho mo. Pero Maple. Maple Zero. Oh, napatay niya na naman to si Seafreak. Patay niya naman si Seafreak. Pero ito na mukhang. Ito, Tier 2 Tower for LGD. An easy kill for LGD. Muntik na rin mamatay kanina yung Void eh. Buti na lang nandun itong si Witch Doctor para naman mag-provide ng sustain at meron pang ang cheese yan. Kaya sobrang tapang on the way pa sa kanyang Blink Dagger. Pero yun yung trabaho ng Faceless Void ngayon. Mag-chrono lang na mag-chrono. Ito. Basta makapag-chrono sana maibibigay yung mga malalakiang skills dito. Okay na agad eh. Meron kang Death Ward, meron kang Earth Splitter. Pero ito, nako, nago pa nga dito sa baba. Pero ito na nga, yung bear na napakakulit, mga iispatan. Sabi ng LGD, no pee daw. Ayaw rin nila bigyan ng sobrang daming space kasi sila pa yung maaalangan dito kapag dumating pa yan sa late. So, yun, naremedyohan na. Nang Elder Titan, yung napakakulit na bear. So, good work. FY talaga. FY. Idol to si FY. Pero, dito naman. Check natin. Smoke naman. Attempt. For the side of Complexity Gaming. Natin kung... hanap sila ng pick off dito. We will see kung makaka-pick off nga sila rin. Pero, delikado yan para sa kanila. Pero, meron naman sila ditong X-Lab. Kaya... okay na rin, makapag-hook na lang na rin ng maganda. Pero mukhang wala. Wala sila maiikutan. Nasa kabilang mapa eh. Nasa kabila sila, pero eto may smoke attempt din. No? Nag-ikutan. Parang yung crush mo lang, pinaikot-ikot ka. Yan natin kung sino masasaktan dito. Pero yun, ma-expire na para sa side ng Complexity. Habang eto naman, sabi nila, balik tayo dito. At kuha na lang ng objectives. Last objectives na lang itong Outer Tower. Oh, last Outer Complexity. Tower na nga yun. 27 minutes and 15-1 yung score natin. Sabay yung 22k gold advantage nandito pa rin sa LGD. At ayan, ito, ginugo na nila dito sa mid na si Lone Druid. Na-silence pa! Walang kawala! Bear in the Big Blue House. Sobrang aga rin ng BKB dito ng dalawang cores natin. Kaya sobrang hirap rin i-contest para dito sa Complexity. Pero ito, kumakatok na sa Tier 3 Tower, itong LGD. Pero ando naman yung missile, saka March of the Machines neto ni Tinker. So, hindi din natin pwede out yan. Yung high ground defense netong Complexity. Saka hirap dito kasi kailangan nila mag-commit sa mga items sa levels. Kaya wala sila ngayong time na mag-ipon din ng buyback kasi yung jungle rin nila, kontrolado na ngayon ng LGD. So ang maliban na lang kay Tinker. Ang nakaka-farm lang sa kanila sa ngayon etong bear. Oo. Either yung bear or ano, pero nandoon yung Dust onto the Queen of Pain na lockdown nila. Tanong, mapipick off ba nila? Pero walang BKB, blink out etong si Somnus, andito si Faceless Void, and then the Rubik, pero the stolen. Time walk out. Hindi niya kinas niya, nakita ko tinaas niya yung kamay niya, pero hindi niya kinas. Sabi niya, "Wag muna. Hindi worth it." Nakita mo, nag-pipe na rin itong si Faces Void para na nga rin dun sa Tinker. So, yan. Medyo may magic... yaman nga nila lahat. May magic resistance na. The rest of LGT, napakayaman naman. Ito si Queen. Nasa kanya na ba yung cheese? Pinasa. Pinasa sa kanya yung cheese. Kung hindi mo gagamitin, kakainin ko na lang. Pero ito, may nakagat dun pero wala pang mamamatay. Habang ito, bear dropping low. Dito naman sa may gilid, mapapop yung Aegis ni Troll Warlord. Natin kung sino bang i-go nila. Blink forward. Naiwanan pa yung punch. Pero BKB, napop na. Pero andito pa rin sa Faceless Void sa may likod. Binabakbak yung Tinker. Mapupunit yung tatlo. At kakatok na ulit. LGD. Hello, darkness, my old friend. Nandito na kami. Pero etong bear, Savage Roar, Rubik Lift. Pero hindi mapipigilan yung LGD.
at LGD first rocks of the game, pero may blink forward onto Rubik. Godlike for Somnus. Sa masyado rin nilang pumilit na kumulas eh. Kung hindi nila pinilit kumulas, sinigawan na makuha lang yung 300. Sigawan. So, yan na. Masyado rin nilang pinilit mag-clash or magkaroon ng... Hindi naman nila pinilit as in. Kumbaga, umahanap kasi sila ng pick-off eh. Kaso nga lang, dun sa paghanap nila ng pick-off, sila naman yung ano, medyo matagal rin sila maka-burst down ng mga heroes. Kaya sila pa yung napapasama, nakaka-responde agad yung LGD. Pero yun, yung hook attempt ni Pudge. Wala, para bantayan yung last, yung top tower nila, hindi na umuubra. Abang eto naman si mamamatay pa ata tong si Patch, pero andyan na. Napakasakit. Stick to one yung complexity. Stick to one. Di ba yung hinahanap mo? Ayan, stick to one. Pero eto, nahuli. Nahuli na itong kagat ni Patch, pero mamamatay pa rin. Masasaktan ka lang. Abang eto naman, GG. Na ng GZ. Will finally be called. 21-1. Tapos 35k gold na advantage para sa LGD. 21-1 na rin. 21-1. I cannot believe it. Siguro, wag na muna sa Pudge, wag no? Wag na muna sa kasi, Pudge. Kasi, kung Pudge yan, yung i-expect mo, lagi nasa mid lane, di ba? Tapos, ang ginawa nila yung Pudge, nandun sa bottom lane, or nasa top lane. Actually, dalawa yung nililipatan niya. Tapos, kasi di ba, wala naman silang magawa kasi doon, kasi namamatay lang sila. Kasi si Freak na lang yung pinagbantay. Sabay, iniwanan na lang nila yung lane. Kaso nga lang yun, sobrang well-farmed din nung Troll Warlord. Halos so, lahat sila naka-farm. Oo. Okay. Lahat ng lane sila panalo para sa LGD. Just like nung nangyari na naman nila nung first game na magkalaban silang dalawa. So, tingnan natin kung parehas ba nung yung second game na or... Kung makakabawi ba ang complexity. Sa yung draft talaga. Tingin ko mas... Wag na muna talaga yung patch. Wag muna yung patch. Wag pa, muna. Medyo minus one. Minus 22-1 pa yung inaabot ng score. Hindi pa 21-1. Napaka sabi ng LGD. Mm-hmm. No sweat. Pero eto na. Game number 2. Magbe-proceed na tayo dito sa Wombo X Combo. Pero magbabalik muna po kami. Pero yun. Magbabalik po kami sa Wombo X Combo for game number 2. So stick around.